equipped Batangas Embassy Chill team, Coach Cholo Villanueva. Coach, take me through your thoughts no, for this series. You're faced with a really strong opponent. They're bigger. But of course, you have your quickness and your smartness. If you're going to look at the lineups of both teams, they're the really talented team. Mm. So the thing that we're going to be doing against them is you just need to outwork them. You need to outsmart them. Because if we're going to be doing it talent for talent, just like tonight, we're going to be losing that game too. But if we're going to be outworking them, outsmarting them, trying to make them think defensively, offensively, we have a chance at game two. Kung baga, Coach, karamihan ang kailangan nyo gawin is mental. Lahat na puro diskarte. Coach, what do you think about the shooters of Bacoor? We talked earlier and you told me that they can't shoot like that all the time. Yeah. So, what did you emphasize sa boys mo about that? They were shooting pretty well that first half. We just made some adjustments on our ball screen defense, mm-hmm. our handoff defense. I think they shot much lower that second half. But the problem is they got their confidence already. So hopefully at the start of game two, after making our adjustments, hopefully they would struggle and we can dictate the game defensively. And we actually saw that in the last seconds with CJ and yung mga tira na pumasok na nung huli. Coach, what do you want to tell the Batangas fans after the game today? I'm sure malungkot sila. Pero anong gusto mo sabihin sa kanila para tuluyang suportahan yung team nyo for the next games? Yeah, even if you lose by 50 or by 60, it's just 1-0. So we still have a chance to win the game next game, tie up the series, and hopefully go into a do or die game 3. Okay, thank you very much, Coach Cholo Villanueva. I am with one of the best defensive and offensive players of the MPBL, Levy Hernandez. Levy, sa nangyari ngayong araw na to, no, dun sa game na yon, ano sa tingin mo yung kailangan nyo pang gawin para maiwasan yung ganun kalaking deficit, lalong-lalo na ang ganda ng shooting ng Bacoor ngayon? Yun nga, yun yung ano namin na unang-unang ano namin sa sinabi ni Coach na yung talaga pumapasok yung tira nila eh. So mag-yod ball effort kami sa practice namin and then game review kami. Anong review namin kung yung mga mali namin ginawa sa game na to. So siguro sa game 2, ma-adjust namin yung defense namin dito sa laro. Pagka ganito ka, kumbaga kalaki yung talo nyo and ganito yung nangyari sa game. Kamusta si Coach Cholo bilang coach pag-practice pagkatapos ng ganitong nangyari? Si Coach Cholo naman, ano naman yun eh, mahaba talaga yung pasensya ni Coach. So yung details by details talaga kami kasi din yun. So simula sa game review namin, nag-viewing kami. Yun yung si Coach Cholo talaga, sobrang proud kami sa kanya. Kasi yung effort talaga niya sa amin, yung talagang adjustment namin, nagpupuwet talaga si Coach Cholo para lang magawa namin ng maayos yung sa game prep namin. Lalo sa practice, talagang todo effort si Coach Cholo. Levy, ano gusto mo sabihin sa mga Batangas fans na tuluyang sumusuporta sa inyo kahit na ganito, natalo kayo sa game 1, siguradong manunood sila sa game 2, susuportahan kayo? Sa lahat ng mga taga-Batangas sa game 2, itayin nyo kami. Hindi kami mapapahiya sa inyo. Gagawin namin lahat ng magagawa namin para sa inyo to at sa Batangas. Babalik pa tayo dito sa Bacoor. Kitakit sa 17, mga Batangas nyo. Maraming salamat, Levy Hernandez. I'm sure lahat ng Batangas fans ay napakasaya sa pagbabalik ni Sed Ablaza. Sed, yung nangyari dito ngayong gabi, no, yung naging talo nyo sa Bacoor, para sa'yo, ano pa yung mga bagay na kailangan pang ayusin sa second game para finally makuha nyo yung pangalawang panalo? Una siguro sa defense namin. Masyadong nagkaroon ng confidence yung kalaban. So, kailangan pa namin silang pahirapan, lalo ng mga shooter nila. Mag-adjust kami nito yung game. Ikaw, personally, sa'yo, ano sa tingin mo yung mga nagkulang pa sa sarili mo? Sabi mo sa akin kanina, medyo niregain mo pa yung confidence mo sa offense, na didistract ka pa. Ano sa tingin mo yung kulang pa sa'yo, personally? Siguro, kailangan ko pang i-commit yung sarili ko doon sa mga teammate ko. Medyo naganya-kanya kami sa game eh. Hindi namin ball movement yung offense namin. So, yung usual na Batangas system, ano? Yun. Kaya siguro, yun, babawi kami sa game 2. Okay. Huli na, Sed, anong gusto mo sabihin sa Batangas fans sa tuluyang sumusuporta sa inyo kahit na nga ngayon natalo kayo?
una-una, nagpapasalamat muna ako sa mga tiga Batangas. Sa game 2, bawi tayo, patuloy nyo lang kami suportahan. Maraming salamat, Sir Vlad. Coaches of the number one team of the South, the Bacoor City Strikers, Coach RB Mangas, and of course, Coach Alex Angeles. Good evening po, mga coach. Coach, after what happened here tonight, how confident are you about the next games? Well, kami naman, lagi namin pinipreach ang bawat isa na stay humble lang. Basta yung game na to, magsisilbi to na, kumbaga, stepping stone papunta dun sa isa pang goal namin. Pero hindi pa rito natatapos. The kasi, bigger goal. Yes. Kasi alam naman natin ang Batangas, lalo si Coach Solo, mag-a-adjust yan. So mag-prepare yan ng mas maayos. Mm-hmm. So kami naman, maka-ready lang din kung ano man ang ibibigay ulit sa amin. Pero mag-uumpisa ulit yan sa practice. So mm-hmm. paghihirapan ulit namin doon. At the same time, pinakahuli, ang importante sa amin is lagi namin kasama ang Panginoon. Thank you very much, Coach Alex. Coach RB, alam mo, pinag-uusapan namin kanina sa panel, incredible talaga yung shooting nyo ngayong araw na to. Sabi nga ni Javi, magical. Parang talagang iba siya sa mga ibang araw na naglaro ang Bacoor City Strikers. Saan ang galing yun, Coach? Hindi ba, rinabaho rin naman ng mga player. So, credit pa rin sa kanila yon. I mean, nakita namin kung paano rin sila mag-extra work. Talagang gusto rin namin yun, ay gusto rin nilang makuha yung kung nasan kami na yun. Gusto nga, yun nga, yung sinasabi niyo na bigger goal, gusto pa namin marating yun. Kaya siguro, ganyan din sila mag-perform sa practice. Nagsimula naman talaga sa practice yun, no? So, hats off kami din sa kanila. Coach, pag ganitong nanalo kayo, tino 2 times nyo pa rin ba yung intensity sa practice? Kasi syempre, medyo ibibigay nyo ba sa kanila na panalo naman eh? Medyo... Well... Doon sa maganda mong question, tama, hindi kami nagre-relax. Lalo pa kaming nagdadagdag ng intensity kasi alam naman natin, pagdating sa finals, ibang story na lagi yan. So, kailangan naka-ready ka sa lahat ng gagawin ng kalaban. Kaya, kumbaga, yung pukpukan namin, minsan kulang na lang magsuntukan. Pero okay naman kami doon kasi after naman ng practice, hindi naman natutuloy. Kumbaga, physical lang sila to the point na para ma-prepare ang bawat isa kasi alam naman namin, alam naman natin na ang basketball, physical game, so para walang mapikon, sanay na. So yun okay. Yung isang kasama sa practice namin. Coach, as one of the technical coaches of the team, ano, were you completely happy about the performance tonight? Or meron ka pa rin bang nakitang maliliit na bagay na gusto mo pang ayusin? Happy pero may konti pa, ma'am. Kasi yun yan, nagkaroon pa rin sila ng offensive rebound, marami pa rin sila ng second chance points. So mga small things na ganun, syempre kailangan pa rin namin. Yes. So yun, dun kami ulit magpo-focus, balik ulit kami sa practice, go hard pa rin naman, yun pa rin po. Coach, last na, anong gusto mo sabihin sa Bacoor fans sa tuluyang sumusuporta sa inyo? Grabe yung sigaw nila dito kanina, pero pupunta tayo sa Batangas sa susunod na game. Anong gusto mo sabihin sa kanila, Coach? Well, sa lahat ng taga Bacoor, Cavite, lahat, una, salamat ng marami sa suporta at lalong higit sa lahat, salamat sa inyong dasal. Kasi kung hindi dahil sa inyo, sabi ko nga sa inyo, sama-sama tayo dito, pamilya tayo. And then, sa sinasabi nyo, napupunta kami ng Batangas na talaga naman ang daming crowd. Lalo namin kakailanganin ang dasal nyo, mga taga-Bacoor. Kaya, sama-sama tayo, kunin natin ang panalo para sa inyo ang labang ito. Maraming salamat, Coach RB Mangahas, and of course, Coach Alex Angeles. One guy na nagpakita talaga ng talent niya from three-point country, Ivan Ludovice. Ivan, completely happy ka ba sa naging performance mo tonight? Or if ever, ano pa yung gusto mong ma-improve sa sarili mo for the next game? Yes, sobrang masaya ako sa nilaro ko kasi meron kami kanya-kanyang role sa team eh. So, ready lang ako lagi whenever natatawagin ni coach. So, kung ano lang yung pwede kong ilagay sa floor, dinodoble ko pa hanggat maaari. Tapos, yung sa mga adjustment naman na kailangan ko pang improve is
defense pa rin para makapag-prepare kami sa game 2. If you will anticipate kung anong gagawin ng Batangas sa next game, parang syempre isipin mo, napakatalinong coach rin ni Coach Cholo Villanueva, no? Sa tingin mo, ano yung isa sa magiging adjustments nila against you? For sure, magiging mas aggressive sila sa game 2, lalo na dun sa defense nila, or trapping nila. Mm-hmm. So kami, kailangan din namin mag-prepare nun sa practices namin bago sa game sa Friday. Para ready kami dun sa magiging approach nila sa game na yun. Hopefully, makuha ulit namin yung pangalawa. Okay. Ivan, anong gusto mo sabihin sa fans ng Bacoor na tuluyang sumusuporta sa inyo? Maraming salamat po sa mga fans po ng Bacoor na binibigay niyo po yung pagmamahal and support sa amin. Yung laban naman po na to, lagi po para sa inyo, ng mga fans, mga Bacoorenos. Sobrang pasasalamat po sa mga boss din namin na lagi nandyan sa likod namin, nagbibigay din ng support at pagmamahal. Maraming salamat, Ivan Ludovicek. Winning the South Division Finals feels really good. Oh my God. The job's finished. We won the South Division, but we're still not done yet because, you know, the Nationals going up against Pampanga. You know, Pampanga's the number one team in the North, and they won. So we're going to be ready for them and hope for the best for us. The challenges facing Batangas is the outside shooting of Valoria and Hernandez, you know, because, you know, they always do a lot of screens, pin downs, and always have to fight over or tail them, but we overcame them, and it was just a blessing. Following the game plan that Coach Alex told us in the dugout, and we came out with the win tonight, so thank God. When Coach Alex was talking to us at halftime, saying, guys, the game's still close, but, you know, we can still do it. They're going. They have nothing to lose because it's a do-or-die game for them. But for us, you know, we're 1-0 against them. So he told us keep pushing and defense first, and defense will always win the ball game, and offense will follow. Our challenges facing Pampanga is you know, Justin Baltazar, you know, the big over there. He's a big over there. You know, he's gonna a double-double, averaging every game, and they also have the guard Serrano. You know. He's a good two-way guy, but for sure we'll be ready for them. Just gotta focus on defense, always defense. And for sure, Coach Alex, I know his preparation will work for us, for sure, most definitely. My MPBL experiences over here is like, the competition is very physical. Everyone's gonna get at me because, you know, I'm a full Canadian, you know, I'm not from here. I just wanna test my buttons, you know. I always gotta just lock in, focus. And just keep pushing, you know, because it's very physical here compared to like college and like going to the PBA. I'll be ready because everyone's grown out there and like it's a different ball game compared to the MPBL. And like I think personally, like the crowd here in the MPBL is like crazy, especially in Bacoor City for me, because, you know, home court and then the experience over there is just crazy. So yeah, the Bacoor City Strikers fans, they're absolutely phenomenal, you know, credits to them. Every time we play a home game, the crowd is just crazy, going crazy for all of us, my teammates. And like, you give us motivation, and we always come up with the W playing in our home court. Sobrang saya ako yun, nakapasok kami sa finals. Yun, pag-aanda namin yung finals, national finals. Yun, para sa mga boss namin, para sa lahat ng mga taga-Bacoor at sa mga taong sumusuporta sa amin, hindi namin makukuha ito, hindi po dahil sa Panginoon, hindi po dahil sa mga taong sumusuporta sa amin, nasa sa likod namin. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa Bacoor, and God bless you all. Nahirapan kami ngayon sa matchup namin dahil nga, yun, napagandaan din nila yung opensa namin. Same time, naghanda din kami sa depensa namin para sa counter namin sa kanila. So, hindi naman lumayo yung game, pero hats off pa rin sa Batangas. Ang ganda nilang kalaban, ang sarap nilang kalaban. Marami kami natutunan sa kanila at yung dadalhin namin yung mga positive na nangyari at mga negative na nangyari ngayon, iiwanan namin at dadalhin namin yung positive sa National Finals. Ayun nga, yung Pampanga yung mga kalaban namin. So, focus na kami doon sa game na yun. Pag-aandaan namin sila. Lalo na may advantage din sila, ang laki nila. So, yun, focus kami sa depensa. Doon lang kami lang mabuhay sa depensa. Opensa, follow na lang siguro yun. Para sa mga
mga stop namin sa mga switches o mga sino yung mga i-stop namin, mga scorer nila. Siguro best experience ko dito sa liga na to. Yun, ito. Napasok sa finals, ang dami kong natutunan sa NPBL. Yung magdala sa akin kung saan makakarating sa paroroonan ko, sa karir ko sa basketball. Kung ibibigay sa akin ng Panginoon yun, yun, para sa akin talaga yun. Pero ang dami ko talaga natutunan sa NPBL. Lalo na dito ako na tuto. Kasi siyempre galing ako sa probinsya. Marami akong hindi pa natutunan, hindi ko pa naalam yung mga dapat gawin. So dito ako na natutunan sa NPBL. Maraming salamat sa San Manny Pacquiao, sa lahat ng dulo ng NPBL. Thank you po, God bless.